Hello, hello kay Tito Manny Vlog. Shout out, ha? Tito Manny Vlog. Shout out po, Tito Manny Vlog. Ayan. Shout out po sa inyo. Salamat. Solid supporter ni Idol Pal Santos Matubang. Ayon, Tito Manny Vlog. Pakisubscribe mga ka... Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat mga hermano, hermana. Ito po si Tito Manny Vlog. Sama po kayo ng panig ng mundo naroroon ngayon. Mag-iingat po kayo palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tumatangkilig sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. God bless you all po. Patuloy po natin suportahan si Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, at si Jack Tapia. Ganun din po si Rome Boy at si Elma 552 at Seni Hawk Vlog. Nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads upang sa ganun ay patuloy po tayo makatulong sa kanilang adhikain sa pagtulong sa ating kapwa na nag-iikaw sa buhay. At eto nga po, mayroon po tayo napanood no, na si Ate Melissa ay inaabot po ng madaling araw. Simula gabi hanggang madaling araw eh. Siguro po hanggang umaga pa eh sa palengke at nag-iisa po siya no. Ito po, panoorin po natin yung video na napanood natin kay Kalinga Prab. Portahan po natin ha, Kalinga Prab. Gaspi. Galing lang po namin ni Gaspi kasi nagasikasa po ng passport siya. Doon no. Ayun o. No. Jack. Ako po, nag-renew po ako ng passport ko. Nakita po namin si Ate Melissa. Ayun na nga. Ayun na nga, sa Ate Melissa yan. Napakasipag mga kalino po. Solo-solo si Ate Melissa. Makakalinap si Ate Melissa. Mag-aala una po. Ayun yung bike na binigay namin, no? Ayun na. May ko tayo. Napakasipag si Ate Melissa. Grabe, no? Lilatag na siya dyan. Ganyan pa lang sistema. Solo lang pati siya. Mag-isa lang, no? Grabe siya, Ate Melissa. Napakasipag. Ate Melissa! Ate Melissa. Tanaga mo, ha? Alauna. Tanaga mo. Matulog ka muna. Ano, ready na yung ano? Kailangan naman ng gulay. Solo ka lang? Solo ka lang? Grabe. Sipag mo lang. Ano mga tinda mo Ate Melissa? Marunong ka na magbike? Yan ba yung binigay namin bike to? Buhay na buhay pa. Natulog ka na di pa? Natulog ka na? Ilang oras lang Ate, tulog mo. Alauna pa lang eh. Kanina pa po dito. Grabe, grabe. 11 pa daw sa dito. Bili ka na Ate Melissa. Yan na. Magkano po yan? 1 kilo nito magkano? 50. Mura ah. 1 kilo. Bata mura? Kasi maliliit lang po yan. Sige lang. Pwede na po yan. Tayo tulog na si Ate Melissa. Natrabaho na. 11. Mamaya pa ako. Maliwanag. Ate Melissa, sa'yo na lahat. Sabihin na natin ito lahat kaya Ate Melissa. Wow. Mga 1,000 ito. Ito na 700. Ate Melissa, oh, bayad namin. Gusto ko rin yan po lang. Ha? Okay na yan. Total, ano? Benamano naman? Benamano. Bilangin mo yan. 1,000 na yan. Ito, 250 lang po. Okay na yan? Okay na yan, Ate. Mga kakain ni Ate Melissa ang masarap tulungan, no? Sipag. Kaya plan si Jimel, ano rin, masipag din. Yun nga po, ano, napanood natin na talagang napakasipag ni Ate Melissa kasi simula daw po ng alas 11 ng gabi, nadaanan po siya ni Kalinga Prab. Kasi sila Kalinga Prab po, galing ng Legazpi at parang nag-renew ng passport itong si, ano, si Jack Tapia. Kaya napadaan po sila doon at nadaanan nga daw po nila itong si Ate Melissa at nandun nga po siya ay nagtitinda.
Oras po noon eh, alauna po ng gabi nung nadaanan nila. Pero ang sabi po ni ating Melissa ay pasimula pa daw po ng alas 11 ng gabi, eh nandun na daw po siya. Eh, ibig po sabihin eh, talagang napakatsaga ni ating Melissa, no? Pero yun po yun, alas 11 ng gabi, eh, pupesto ka na, no? Tapos eh, siyempre hanggang umaga pa po yun, mga siguro, eh, hindi po ba natatapos ang pamamilengke. Mga hanggang alas 10 siguro, hanggat hindi ubos, nandun po siya, no? At na nagtsatsaga po para maubos yung kanyang paninda. Yun po, makikita po natin na talagang napakasipag ni, ano, ni ating Lisa. Kaya naman pala po pagka siya eh, binibigyan ng pera ni Kalinga Prab, eh talagang hindi niya po tinatanggap ito. Kumbaga, eh, kagaya po ngayon, binayadan po siya ng nasa 1,000 yata. Ang kinukuha niya lang po eh 250 kasi yun yung pong binili ni Kalinga Prab. Yun lang po ang presyo. Pero ang binigay po ni Kalinga Prab eh nasa 1,000 po yata. Pero sinasauli po ni ating Lisa yung iba. Pero hindi na rin po kinuha ni ano ni Kalinga Prab kasi nga po eh natutuwa siya kay Ate Melissa. Sabi niya nga po eh yun po ang karapat dapat tulungan. Totoo naman po, di po ba? Pagka po yung tao na yung taong tinutulungan ay eh, nakita po nang tumutulong na nagiging maayos po. Eh talaga pong gaganahan yung tumutulong kasi hindi po sayang eh. Hindi po sayang yung perang ibinibigay, hindi po sayang yung mga itinutulong kasi pinapahalagahan po niya eh. Ganun po si Ate Melissa, ganun po siyang klaseng tao. Talagang nandoon yung kanyang respeto, yung kanyang paggalang sa mga taong tumutulong sa kanya. At marunong siyang tumanaw ng utang na loob. At dahil po doon, eh, ang ginagawa niya pong parang kabayaran doon sa pagtulong sa kanya, eh yung pong kasipagan at napag-aasikaso sa kanyang pamilya. Sabi nga po eh, parang doon po nagmana si Jemel. Ibig sabihin si Jemel po ay talagang napakasipag din na bata. At alam na alam po yan nila Kalinga Prab at nila Jack Tapia. Kasi kasama po nila ito sa bahay. Siyempre nakikita po nila kung anong ginagawa ni Jemel. At siguro nakikita po nila na talagang napakasipag din na bata itong si Jemel. Eh, kaya po nasasabi nilang ito ay nagmana kay Ate Melissa. Nakakabilib po, no? Ako po ay parang yung parang may umano sa puso, yung parang yung paghanga ko kay Ate Melissa eh naandun kasi sa madaling araw, no, alauna na madaling araw nandun siya at nag-iisa pa. Yung karapat dapat po siyang tulungan sa ganitong kanyang ginagawa, ha? Nakikita po natin yung kanyang kasipagan, yung kanyang kabaitan at sabi niya nga po ni Kalinga Prab eh, tawag dito, boyfriend para meron daw pong kasakasama doon. At ang sabi naman po ni Ate Melissa eh, malas daw po yun sa negosyo. Pero siguro po depende yun, no? Meron din pong siniswerte, meron din pong minamalas. Siguro ganun po yun eh. Eh kasi yung karanasan ni Ate Melissa sa kanyang pag-asawa eh, talagang medyo hindi maganda, no? Kaya siguro po nasabi niya na malas yung ganung pag-aasawa sa negosyo kasi naranasan niya po yung paghihirap siguro nung siya ay merong kinakasama sa buhay. Kaya ngayon ito po siya at nag-iisa na lang at yun nga po, single mother siya, no? Nag-iisa siyang itinataguyod yung kanyang mga anak. Kaya nakakatuwa po, nakakatuwa at nakakahanga si Ate Melissa. Opo, ay hanga-hanga sa kanya talaga si Ate Melissa. Bukod sa mabait na ina sa kanyang mga anak, ay napakasipag pa na tao, no? At kayang-kaya niya po talaga itaguyod yung kanyang mga anak sa kanyang ginagawa. At yun nga po, no? Hindi siya masyadong humihingi ng tulong. Pero dahil po sa kanyang ginagawa, ay patuloy pong dumarating sa kanya yung blessing, no? Siyempre galing po yun sa ating Panginoon. Kasi nakikita naman po ng ating Panginoon na si Ate Melissa, maayos na ina at napakasipag. Kaya binibigyan po siya ng Panginoon ng patuloy na pagpapala at sabi nga ay siksik at liglig na blessing, ano po. Sige po, maraming salamat po. Patuloy po natin suportahan si Kalinga Prab, si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Edna Vlog, si Jack Tapia, ganoon din po yung sa Team Kabalikat, Elma 552, Seni Hawk Vlog, Geno Channel, sino pa ba? Marilyn Kunanan, saka si Gemma Guillermo. Ayun po, hindi ko pa po, medyo nakalimutan ko po yung iba eh.
Sige po, maraming salamat po. Ito po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all, Diyos mabalos. Salamat sa lahat ng sakripisyo nyo, Kuya Bal Santos Matubang. Pray po natin, Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog. Kung nanonood po tayo ng kanilang mga video, huwag po natin skip yung ads.